punong itamakakausap po natin si Agriculture Assistant Secretary at spokesman ng Department of Agriculture, si Noel Reyes. Noel, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Susan, at sa mga tagapakinig ng DGWB. Magandang hapon po sa inyo. Yes, Susan? At dito tayo sa QRT. Sa QRT, ano? Noel, doon sa mga produktong nagpositibo sa ASF, sino'y mananagot dito? At syempre, unang-una, yung McKinney at gusto matuntun kung saan nila na kung sino nabili yung raw materials nila, no? At sino yung nag-supply. At kailangan dapat talaga suriin yon para malaman kung sinong komprador ang nagbigay sa kanila noon na may ASF. Hello? Susan? So bukod doon, yes, Noel, sinasabi sa report na positibo sa ASF ang ilang smuggled pork products na galing China. Ano ba yung sinusunod na hakbang dito sa mga ganitong mga usapin? Iyon naman tungkol sa dalawang shipment na galing ng China at nakitaan ng pork products na positive din sa ASF. Ayun naman ang purview na ng Bureau of Customs, no? Alam nila kung sinong kakasuhan diyan, mismong importer. Mm-hmm. Yung nagpadating dito. Unang-una, misdeclared yung goods eh. Sinabi niya dun sa kanyang manifesto na tomato paste at vermicelli lang ang naman dapat ng container. Pero napakarami, halo-halong pagkain, dim sum, dumplings, frozen pork meat, pork products at marami pang iba. Hello, Susan. Noel, sa tingin mo, siyempre may mga paghihigpit na tayong ginagawa, di ba, para talaga mapigilan yung pagpasok nitong ASF. Pero may mga nakakapasok pa rin. So ano yung ginagawa natin, mga dagdag na hakbang para masigurong ligtas yung mga pork products na pumapasok dito sa ating bansa? Yan po, meron tayong grupo ngayon na create ni Secretary Dar. Ito pong anti-smuggling unit. Compliance and Regulatory Enforcement for Security and Trade, CREST, ang acronym, na siyang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs. No? Tinitingnan nila in particular, dahil nga dito sa ASF, yung mga refrigerated vans, yung reefer vans. Ibig sabihin, pag may reefer van ka, ang laman nun pagkain. So refrigerated siya, may sarili-sariling setting. Kaya nasiwa tayo itong shipment na to ay minus 18 degrees Celsius. So, kahit na hinala kung tomato paste lang at vermicelli ang laman. Ibig sabihin, ang laman ay puro pagkain. Ayun na nga, lumabas, talagang nung binuksan na yung kargamento, yung container, merong pork products doon. Okay? Okay, so Noel, kasunod itong mga nangyayari nito na may na-discover tayo yung mga produkto na positibo sa African swine fever. Mm-hmm. Ano ang masasabi nating status ng African swine fever sa bansa? Ano masasabi nating status at this point na may mga nakikita nga tayo at mga produktong natetest na positibo sa ASF? Una-una, no? Yung wala pang kaming natatanggap na bagong disease outbreak na reported, no? Wala pa nung nakaraan. So, magandang balita yon dahil ibig sabihin, nako-contain natin yung ASF. Kaya lang, pinapaiting natin, nananawagan si Secretary sa mga hog raisers na kung may sakit o namatay ang kanilang baboy, tumawag ka agad sa kanilang municipal, city, o provincial veterinarian na siya namang susuri dun sa kanilang baboy kung bakit nagkasakit o bakit namatay. Kung ASF yan, at within the infected zone, dyan sa Bulacan at Pampanga, then ilibing na mausay. At ganun din, nananawagan kami, Secretary William Dar, sa mga traders, na huwag po namang bumili ng mga may sakit ng mga baboy. Kasi bawal na bawal po yan sa ating Food Safety Act na sila po ay papatawan ng imprisonment from 6 to 12 years or yung fine po na 100,000 hanggang 1 million. Yan po ay bawal na bawal ayon sa Food Safety Act of 2013
that meat from deceased animals must not be used for food or for manufacturing food products for human consumption. Susan? Oo. Noel, meron tayong mga kababayan na hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin na tungkol dito sa ASF, inaalala nila baka pag ito ay makahawa sa tao, makaapektuhan sila kung sakaling kakain sila ng mga produkto na may ASF. Oh. Ano ang gusto mo sabihin sa ating mga consumers, sa ating mga manonood sa mga oras ito na nag-aalala pa rin dahil nga dito sa mga balita pa rin sa ASF? Ito po, ang ASF po is not a human health concern. Ibig sabihin, hindi nakakahawa sa tao. Nakakahawa lamang sa baboy. Kaya po, yung public po ay mapagsasabihan natin, lahat tayo, no? Pork is safe to eat. Kung bibili po ng karneng baboy, sa palengke o sa mga meat shops, lagi pong tignan o hanapin yung seal o certificate na issued by the National Meat Inspection Service. Huwag po kayo magdududa kung meron ganong certificate na ganon. At kung wala naman, ay pumunta na lang kayo sa ibang tindahan na merong ganong certificate para hindi wala nang kaduda-duda. Safe pong kumain ng karneng baboy. Okay, maraming salamat, Ginoong Noel Reyes. Yes, Noel, maraming salamat. Agriculture maraming Secretary salamat at siya pong tagapagsalita ng Department of Agriculture. Maraming salamat, Noel. Magandang hapon.